Hello guys, welcome back to my channel. It's Cordapia once again. Now, ang gagawin ko ay isang napakasarap na dinuguan. Ito ay aking sikreto. Sana ay gusto kong i-share sa inyo. Kasi ang gagamitin ko ay ulo ng baboy at ang pinakamasarap na halo ng ulo ng baboy at yung tinatawag na pata ng baboy ang ihahalo ko, imimix ko dun sa ulo ng baboy para maging masarap. Kasi pag ulo ng baboy at i-combine mo ng pata, yung, alam mo ba yung pata na yung pinaka-skin ng pata, di ba parang pagkainin mo, parang makunat-kunat siya, parang ganon, parang yung maligat ba sa Tagalog. So, ngayon, uunahin ko yung ulo ng baboy na gigisa kasi medyo mataba-taba po yun. So, eto, lalagyan din natin ng konti lang na mantika dahil po yung taba ng baboy, yung ulo, ay magmamantika po sa yan. So, konti lang, pagigisa lang natin ng mayroon tayong sibuyas, of course, at mayroon din tayong bawang. Sandali, umpisahan na natin. Kunti lang po, mga panggisa lang po sa tinatawag na garlic and onion. Siyempre, painitin muna natin ang mantika bago natin ilagay itong tinatawag na inuuna ko kasi itong tinatawag na bawang. Pag medyo brown na konti, isusunod po natin ang sibuyas. Ganyan, i-wait lang po natin siya hanggang maging brown. Yan, ganyan. Saka po natin ihuhulog ang, syempre, ang tinatawag na taba ng baboy. Ito ho yung expert ko na paggawa ng dinuguan. Dati hindi ko ginagamit ang ulo at saka yung pata ng baboy. Ang ginagamit ko lang mga liempo at saka yung kunting laman-laman. Nung gumawa po ako ng pagkain namin, trinay ko po to, ay talagang kakaiba po. So, ngayon, dati nagdala ako sa trabaho ko, so nagustuhan nila. Ngayon, nag-order po sila ngayon. Bali, nag-order sila ng mga 12 cup. So, ngayon, at the same time po, iba-vlog ko na rin para may magawa naman ako itong week na to. So, antayin lang po natin. Oh, ngayon, medyo brown na itong bawang at sibuyas. Ngayon, ipapakita ko sa inyo, ito naman yung taba. Kasi hiniwalay ko yung laman at saka taba para matatanggal po yung mantika. Yan. Oh. Yan. Ay, napakasarap ito. Yan, taba po yan. Uunahin natin. There you go. Yan. Gagawin natin hanggang mag-brown po siya. Yan, halu-haluin lang. At antayin hanggang mag-brown. Gusto ko kasi pag nagigisa ako, maraming sibuyas, maraming bawang. Para masarap po, maganda po yung kalalabasan o kaya lasa ng inyong dinuguan. Kung maaari, sa isang kilo o dalawang kilong dinuguan, malaking sibuyas po siya at mga dalawang globe din po ng bawang ang nilalagay ko para mabango ho. Ganyan lang po yan. Antayin po natin maging brown. Ay, dahil brown na ito, Dahil brown na ho ito, ayan.
ililipat ko na at igigisa ko na rin po yung tinatawag na yung laman. So, yan, ilalagay ko na dito at yung laman naman ang ilalagay ko. Yan, ngayon, ang isusunod natin na igigisa ay yung tinatawag na laman naman. Para, ano, inuna ko na yung taba at ito naman ngayon ang igigisa ko. Yan. Antayin lang din natin na medyo mag-brown lang po siya ng konti and yun, ihahalo ko na dito sa may taba and then pakuluan lang ng mga siguro mga 15 minutes ilalagay ko na huy, 15 to 20 minutes ilalagay ko na po yung dugo dahil gusto ko pa habang lumalambot po yung karne ay yung tinatawag na yung dugo ho niya ay gusto ko lutong-luto ho yung ano dugo. Ayaw ko ho yung parang sandali lang at maluluto mo na yung sa kami lagay ng dugo. Hindi ho, ayaw ko ho nung ganun. Gusto ko talaga habang pinapalambot yung karne, at the same time ilalagay ko na rin po yung dugo. So guys, hello guys, ipapakita ko ngayon yung kinalalabasan na pagkatapos kong magisa yung taba at isinunod ko yung laman. Eto na ho siya. Ayan, medyo brownish po siya. Kailangan ho na talagang igisa ng maayos po tong karne para ho hindi ho siya malansa. Ganyan ho. Ngayon, titimplahan ko na lang po yan ng patis at saka lalagyan ng siguro 3 cup ng tubig kasi medyo pag tinakpan mo po yan magmo-moist po at yun na rin po yung pampalambot din na pampalambot sa karne. Sadali lang at ipapakita ko sa inyo kung paano o gaano kadami ng patis na nilalagay. Depende po kung anong gusto mo nyo na alat. Pero para sa akin ay medyo matabang muna at titimplahan na lang po pagkatapos. Baka yung bibili ay ayaw din po ng maalat. So, ganito lang po ang ilalagay ko na pampaalat. At habang ihahalo natin yung patis, lalagyan po natin mamaya ng tubig na. Oops. Nahuhulog na ng ating short. Iayos lang. Sarap. Nangangamoy patis. Masarap po kasi ang nilalagay po, yung pinapatimpla po sa dinuguan ay may patis. Yan, medyo dumikit po siya. Yan. Ngayon, nahalo na po ito ng maayos. So, lalagyan na lang natin. Ang ginagawa ko po kasi, nagpapainit na ako ng tubig na panglagay po yan para madali lang po siyang kumulo. So, ayan. Yun, maglalagay po ulit ako. Magpapakulo. Kaya medyo
medyo kulang yung tubig pa niya. Siyempre ho, nilalagyan ko rin po siya ng laurel para mabango po yung kanyang pagkakainin ho nyo, mabango po ang inyong dinuguan. Ganun po yung aking ginagawa para amoy pa lang ulam na. Depende rin ho sa inyo kung ilang leaves po ang ilalagay ninyo. Para sa akin, lalagyan ko to ng medyo siguro 4 na ho na leaves. Para ho mabango. Then, tatakpan po natin. Yan. Antayin lang po na natin siyang kumulo. Then, siguro mga katulad ng sinabi ko, 15 to 20 minutes po, ilalagay ko na po yung dugo. Para, syempre, gusto ko sa dugo ay lutong-luto. Ngayon at medyo malambot na, medyo lang, mga sinabi ko sa 15 to 20 minutes, pwede na kong ilagay ang dugo. So ilalagay po na natin, nilagyan ko na rin po ito ng suka, so pwede na. Kung ano ho yung dami po ng dugo, yun din po ang dami ng suka dahil nilagyan ko na po ng suka, so bali parang kalahati na lang po nito. Ganon din po itong isa, may suka na rin po ito. Hindi ko masyadong hinahalo-halo ito kasi pangit po pag hinahalo. Saka na ho.
pakulon muna natin. Medyo palutuin muna natin yung dugo. Saka natin hahaluin. So, pag medyo kulang po yung dugo, mayroon pa ho akong extra. Sa Pilipinas po ito ay nabibili mo parang ano, nga, parang yung parang kung gusto mo, bigyan mo ako nandun, nakasupot lang. Ito ho, isang ganito na nakalagay dito, pork blood. Andyan na din po yung presyo niya. Yan. Pork blood. So, pag binili ho nyo to, mayroon din para sa baka. Mayroon din ho sa baboy. Yan, antayin po natin na medyo maluto yung dugo. Saka natin ho ang hahaluin para mas masarap po ating... Kasi pag hinahalo-halo mo kasi, nag-iiba yung kulay ng dugo. Parang pula ho siya. So, kailangan po yung... gusto ko yung itim na itim. Sandali lang. At mapakita ko sa'yo after like 10 minutes, pwede nang haluin. Dahil malapit na hong maluto, maglalagay na ako ng sili. Ang gusto ko sa sili ay pula at mayroon din yung green na sili. Yan, para masarap, di ba? Yan. At tignan ninyo. Wow, ang aking ginuguan. Wow, ang sarap. Gusto ko sa dinuguan yung konti lang ang sabaw, kaya medyo anuin ko to. Medyo patuyuan ko siya ng konti at ready nang kumain. Yan. Yummy. Ang dinuguan ni Cordapia. Gagawin na naman pera bukas. Dadalhin ko yan sa trabaho. Yan, medyo malapit na ho itong maluto. So, medyo haluin ko na para... hindi ho didikit at hindi ho masunog dahil yung tubig niya ay kukunti na lang po. Yan, patay na natin. Naman. Wow! Yummy talaga! Yan, tikman na natin. Tama yung timpla. Gusto ko sa dinuguan, medyo may kunting asin. Titikman na natin ang laman kung pwede na. Talaga naman, perfect po. At maghahanda na ako para kakain naman. Dali lang. Tcharan! Kain na tayo! Wow! Eto ho. Sarap ano ho. Dinuguan. Kainan na! Kunti lang ho ang kakainin ko dahil ho gabi.
At saka, hindi ako masyado sa karne kasi, eh, alam nyo na ho, mayroon din ho akong high blood. So, konti lang po. Sige ho, kain na tayo. Any questions? Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon, sa mga biyaya at sa mga kaligtasan po. Wow, kain na! Unang subo ho sa inyo. Nga nga! Ang sarap. Ang sarap. Mas masarap po sana ito kung may pansit. At naman, talagang yummy. Combine po kasi nung dinuguan, pansit at saka puto. Wow, sarap. Ang sarap. Tama lang po sa akin to kasi gusto ko yung medyo maasim. Ang sarap po talaga. Wow, sarap. Sarap sanang kumain eh. Kaya lang, hinahinay lang po ako sa karne kasi hindi masyado. Yum. Naman. Nga pa. Sapa. Kayo ho, kung hindi nyo pa nasubukan yung pata ng baboy at saka yung ulo ng baboy, i-mix nyo talaga, iluto nyo yun. Ay, napakasarap talaga. Yung skin ng pata, makunat pa, medyo makunat, masarap kainin. Napakasarap. Sapa? Sarap.
Ubos na. Okay ho, maraming maraming salamat. Isa na naman pong vlog ni Cordapia ang isang dinuguan at may natutunan po kayo. Yung tip po sa inyo, subukan nyo yung ulo at pata mixed together. Wow, match po yun. Maraming maraming salamat ulit. See you soon. Bye! Thank you! And don't forget po to subscribe. Comment na rin po at like, share na rin po. Bye-bye you!